Hi mga Beshi, so meron kaming natirang maisi-share ako ngayon sa inyo na isang menu, natirang chicken. Bumili kami kahapon ng chops to go. So gagawin ko siyang yung lechon manok. So gagawin ko siyang lechon manok aksiw. Okay, so lalagyan ko siya ng, pipirituhin muna natin yan. Tapos lalagyan natin ng sibuyas, bawang, dahon ng laurel, sili, seasoning, toyo, apatis, suka. Tapos ang gagamitin po natin is Mount Tomas na spicy din. So medyo kuntian lang ang, kunti lang yung ating sili kasi hot spicy na siya, no? Para hindi po masyado ganun kaano. Okay, samahan niyo po ako sa aking pagluluto ngayong gabi. Ito yung aming pagsasalu-saluhan lamang. Okay mga Beshi, thank you for for watching and continues to follow my videos. Thank you so much. Kahit na sa kapigatian ako ngayon, shout out pala sa aking mga kaibigan, Miss Conception, Andrea, Sarah, Best Friend King. Maraming salamat at pinapawi niyo po yung aking lungkot. Talagang inanapan niyo po ng magsasubscribe ang aking YouTube channel. Sobrang saya ko po. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga nakisabay sa aking pagdadalamhati sa aking boss. Sobrang sakit pero kailangan harapin ang buhay natin. Kailangan tumayo tayo sa sariling paa. Maging matibay tayo. Harapin natin kung ano yung mga darating pa sa buhay natin. So, yan mga Beshi. Laging tatandaan, life is too short. So, kailangan nating pahalagahan kung sino man yung taong nagmamahal sa'yo at magmamahal pa sa'yo. Huwag na huwag mong baliwalain yung taong nagpapahalaga sa'yo. Dahil maiksi lang ang buhay, hindi natin alam kung kailan sila kukunin ni God. So, kailangan, abang nabubuhay sila, kung anong pinaparamdam sa'yo na pagmamahal, hindi mo man matutumbasan ito, pero ipakita mo rin sa kanila na mahal mo rin sila. Okay mga Beshi, so thank you Best Friend King. Thank you so much sa pagsuporta, tsaka every morning na ite-text ako, every night ite-text ako kung okay lang ba ako, kung kalma lang ako, huwag masyadong malungkot. So maraming salamat sa inyo. So sana unawain niyo na lang minsan na talagang magkakataon talaga hindi mo malulungkot ka. Thank you sa inyo. Thank you so much. RB family, thank you so much talaga. Love ko kayong lahat. Babawi din ako sa inyo. Sige, continuous nyo po subaybayan ang pagluto natin ng lechon manok paksiw ngayong gabi. So mga Beshi, so magpapainit na tayo ng kawali para lutuin natin ang ating manok. Beshi, so ito yung aking mainit na. So mainit na Beshi, so lalagyan natin ng ting oil na lang kasi ibabalik na rin lang natin para yung chicken natin medyo toasted, no? Medyo toasted siya. Hindi na natin ang chicken, hindi na natin siya hiwa-hiwain kasi mahirap din naman pag hiniwa-hiwa mo pa. Kasi dudurog siya eh. Igisa mo pa siya ulit sa actually itong menu na to na nakita ko rin to sa isang isang vlogger sa YouTube din na ganito yung pagluto din pero hindi siya spicy ang ginawa niya. Idol ko rin yung mga gumagawa ng mga leftover na mga food, so thank you pala sa pag-share din nun. Thank you so much.
ano na po ako, nag-subscribe na ako sa ano mo, sa channel mo. So, thank you so much po. Ito po yung kanyang, ito po yung kanyang mino na ginaya ko rin. Okay. So, ito po. So, mainit na po yung ating oil. Hindi na natin ilagay yung ating pizza. Pag nagpiprito kayo, medyo lalayin na lang kayo kasi makalusin siya eh. Masip talaga. So, di na may mga mag-siprito lang tayo. Mamaya din, bumili kasi kami ng buko. So, gagawa ako ng dessert ng mga anak ko. Gagawa ako ng buko salad. Kasi actually, ilang araw ko silang hindi na talagang na-provide yung mga foods nila. Kasi yung nararamdaman kong sakit, ang hirap-hirap gumalaw, ang mabilis kumilos. So, yun. Kailangan mag-move on. Kailangan talaga mag-move on para sa pamilya, para sa inaharap. Crispy natin konti para at least masarap yung dinso natin. Kailangan aming ulam. Tsaka mayroon din kaming leftover na pritong isda. So, walang ganang kumain. Initin na lang mamaya. Okay mga beshi, naprito ko na yung chicken. Kahit lechon manok siya, kailangan prituhin pa rin siya. Para at least masarap lalo siya. So, bubuksan natin para sa pag-isa ng ating ingredients para sa pagsiyo. Sa pag-lechon, kasi may bata tayo, may anak tayong medyo hindi ganun kaano. Lalagyan natin ng kunting sugar ang ating ingredient. So, ihalo ko siya sa toyo. No? Dalawang kutsara lang. Para medyo manamis na misla. Yung sugar, nilagay ko siya sa toyo. Para pagpatak mamaya kasama siya. Mainit na ating kawali para sa ating lechon paksiw, manok. Kunting-kunti na. Hindi ka rin suya mamaya. Mainit na yung ating ano, ilalagay natin. Ang bawang po, lalagay ko siyang bawang para mapalo siya. Inuna ko siya ngayon yung bawang, pero usually po, is sibuyas ang inuna ko. Para ma-absorb po niya yung mamaya yung ano na garlic. Kasi ako nakabili nung ano na eh. Spicy garlic. Masarap yan. Tapos lagay na natin ang sibuyas. Mula na yung ating sibuyas at bawang. Kailangan papulayin natin para yung lasa ng ating piluto. So yung chicken, ilalagay na po natin ang chicken. Ang ating leftover na chicken manok. Chicken manok? Lechon manok. I'm sorry. Wala sa sarili si Beshi.
So, napatawa niyo ako. Ay, napatawa ko kayo. Pasensya na kayo mga best. Yung madrama ang araw ko na mga linggo ito. Madrama talaga. So, isikapin ko pong makabigay sa inyo ng ayo sa aking mga video. Sana huwag na ako umiyak. Sana magiging strong na ako. Basta nandyan lang kayo lahat ng mga sumusuporta sa akin, yung mga subscribers ko. Alam ko yung sagot na kayong sa share ko na dito. So, kabila, naglalaga ako ng luya. Kasi nagtsatsaka kami every lalagay na natin ang toyo na may asukal. Kasi mas masarap pa rin yung paksyo na medyo manamis pa rin. Kasi may asukal pa. Toyo. Kung toyo nyo, yung toyo. Kasi depende sa sa dami ng inyong lechon manok ha. Tapos, patis. Kasi malasa na siya, so yun lang yung patis na lalagay mo rin. Seasoning. Lagyan natin ang seasoning. Unti lang din. And then, ano bago? So, paminta. Okay. Dahon ng laurel. Lagay na rin natin ang ating sili. Siling labuyo. Abanguin muna natin. Halo-halo muna natin siya para ma-absorb na yung toyo. Maglagay natin sa yung patis. Tapos, lalagyan na po natin ng suka. So, ito po. Suka, suka po. Lalagyan natin siya. Okay. Kumukulo mga beshi. Okay. Lang. Ating lechon manok paksiw. Okay. So, lalagyan na natin siya ng Mang Tomas. So, lalagyan natin ng Mang Tomas. Kasi shake muna natin. Kasi, para. Okay. Mga half o bottle para at least masarap talaga siya. Half o bottle. Okay. So, half of bottle lang ilagay ko na Mang Tomas. Para natin ang aming leftover na lechon manok. Ang lechon manok na ginawang lechon manok paksiw. So, good vibes lang lagi mga beshi. Huwag magpadala sa kalungkutan. Huwag magpadala sa nangyayari sa paligid. Kung anong tinadhana ni God, alam na si God sa atin. Okay, ingay. Yum. Actually, mga beshi, nilalagyan pa po ito ng chicken cubes. So, wala na akong chicken cubes dahil siguro, ilang linggo na ako hindi nakakapang-grocery. Kasi, sa isang buwan lang ako nang grocery. So, hanggang. Okay. Paksiw, masarap.
So kulang yung, medyo kulang yung ating sugar. Dagdag tayo ng sugar. Hindi niya na-absorb yung ating sugar. So magdadagdag po tayo ng sugar. Sugar po natin ilalagay ay kutsarita lang po kasi ito yung small na spoon. Okay. Medyo patuyuin lang natin siya. Tapos, mura bilis na. Mura bilis. Yan ang ating lechong manokaksiyo. Tikman natin mga beshi. Okay. Yummy. Beshi, pakuluin lang natin siya. Medyo konting sauce na lang ilagay natin mamaya. I-kunti na lang yung ating ititira, no? Para at least si pangit yung sumasabaw ang sa lechon paksiyo. Pangit din yung sobrang sabaw. Pareho lang din po yun sa manok. Konting sauce na lang po itira nyo. Beshi, ang ating finished product. Ang ating lechon manok paksiyo. Yan. Sauce pala. Yummy na. Okay. So, feeling ko mabibitin ang aking mga kids kasi yan lang po ang aming ulam tsaka yung mga tira naming isda sa ref. Yan. Mga beshi, try nyo po ito sa inyong tahanan. Kung may mga leftover kayo, huwag na huwag nyo pong ibigay sa aso muna. Gawan nyo po ng paraan para po sumara pa po yung mga leftover nyo sa ref. Bye mga beshi, mga friends ko, RB family, thank you so much sa pagmamahal at suporta sa inyong beshi. I love you all. I love you mga subscribers.